Diyos na buhay. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Worship. May you be blessed by our lives. This is our
desire, oh God, to glorify you, to be with you. Devoted to you.
for your grace and for your love in our lives. And we continue to glorify your name. We continue to give you the praise that you deserve. Thank you, Jesus. We honor you with all our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat and welcome to our Midweek Worship Service. If this is your first time joining us, feel free to engage with us through the comment section or send us a private message or your prayer request here at RCMI page so that we can get to know you and assist you in your faith journey. At sa mga kasama naman po natin here in abroad, worldwide, let's share this video stream and tag our family or friends para marami pa pong pagpalain ang salita ng Diyos sa atin ngayong gabi. Amen. And before we go through our topic tonight, let us continually be encouraged to be faithful in our tithes and offering. As Paul testified and mentioned in Philippians chapter 4, verse 19, I will read from the Passion Translation. So sabi po niya dito, I am convinced that my God will fully satisfy every need that you have. For I have seen the abundant riches of glory revealed to me through Jesus Christ. So this is a testimony from Paul himself, telling us that no matter what the situation is, ano man yung mga difficulties na pinagdadaanan natin, as we continue to obey to the Lord, hindi niya tayo pababayaan sa mga pangangailangan natin. Kapag po binasa natin yung previous verses ng Philippians chapter 4, ay hindi lang po ito nagpapatungkol sa prosperity promise ni Lord, kundi tinestify doon ni Apostle Paul kung paano niya naranasan yung hirap at ginhawa sa buhay niya at sa ministeryo, with and without the help of the people around him. But one thing he could testify is that meron isang Diyos na hindi siya pinabayaan at iniwan sa gitna ng mga pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. At with all boldness and confidence, he is telling us right now that he is convinced that his God, sabi niya nga dito, my God, our God, will supply, will satisfy every need, lahat at bawat pangangailangan na meron po tayo. So sa pagbibigay po natin, maaasahan natin ng Panginoon na hindi niya hahayaang tayo ay mawalan, hindi niya hahayaan na tayo ay masadlak sa kahirapan. Dahil as we give to God, as we support the ministry, as we give our tithes and offering, He will see to it that our needs will be met. Why? Ano yung pinanggagalingan nun? Sabi niya po, for I have seen the abundant riches of glory revealed to me through Jesus Christ. Mauubos po ba ang kayamanan ng Panginoon? Mauubos po ba ang kaluwalhatian ng Panginoon pagdating sa ating mga pangangailangan? For sure po, never pong mangyayari yun. Kaya po, yun po ang maging confidence natin sa pagbibigay natin ng ating tithes and offering faithfully to the Lord. As Paul testified, I pray that also, each one of us will have this kind of testimony na masasabi natin, naging tapat ako sa Panginoon at nakita ko na hindi niya ako pinabayaan, ngunit sinuplay niya pa, pinalitan niya pa ng katapatan niya lahat ng paglilingkod ko sa Kanya. Amen? So ipa-flash po natin in a while lahat po ng bank accounts natin, GCash account, para po may padala natin ang ating mga tithes and offering. At pwede niyo rin po yan dalhin dito sa ating church every Sunday. O kaya naman po ay ipakuha sa ating mga district pastors, whichever po ang convenient po sa atin at safe din po sa ating lahat. So God bless our tithes and offering, and may Paul's testimony be also our testimony in this area. Thank you.
we are now on the third week of our series, Practical Christian Life. Focusing on the first two chapters of the book of James, pinag-uusapan po natin at inumpisahan natin, James chapter 1, and then we will end with the James chapter 2. Sino po dito nag-e-enjoy ka so far sa mga pinag-uusapan natin? Alam niyo po, napakaganda talaga ng book of James kasi napakadami po nating matututunan dito. Iilan lang yung mga chapters nito, pero punong-puno po talaga ng wisdom and insights na pwede nating i-apply sa ating mga buhay. Di ba po? So, James, as mentioned earlier, ito po yung counterpart ng Proverbs and Ecclesiastes sa Old Testament. At kaya naman, nakafocus ito kung paano natin maipapamuhay yung pananampalataya natin sa araw-araw nating buhay. So kung naghahanap po tayo ng mga pamamaraan, paano ko ba maipapamuhay yung faith ko? Paano ko ba ito maide-demonstrate? These books are the perfect ones. Yan. If you are looking for 100 ways to live like a Christian, or 100 ways to live our faith in our everyday lives, these are the perfect ones. So previously, natutunan po natin kung paano mag-flourish in the midst of trials. Yan. Yan po yung shinare ni Sister Cha on the first week of our series. And then how to persevere despite difficult testing or enticing temptations. Yan naman po yung shinare ni Pastor Ray last week. And tonight, we are going to tackle another topic na panigurado po ako, no, lahat po tayo ay matututunan at lahat po tayo ay talagang mababago yung pananaw natin pagdating sa bagay na to. Tonight, we are going to evaluate ourselves if we are really living a practical Christian life. Kasi yan nga po yung series natin, di ba? So ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay entitled, The Reflection of You. The Reflection of You. That will be coming from James chapter 1, verses 22 to 27. Basahin po natin lahat if you have your Bible. And if a-flash din po natin yan sa screen. Sabi po dito, James chapter 1, verse 22, Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Verse 25, But whoever looks intently to the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what he have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Verse 26, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God, our Father, accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. So the Lord bless us as we study this, His word tonight. Let's just bow down our heads and let's pray. Lord, maraming salamat po sa salita mo sa amin ngayong gabi. Dalangin ko po, Panginoon, let the purpose of your word happen to us tonight. If it is meant to encourage us, to correct us, to change us, let it be, Panginoon. And we pray, Lord God, na samahan kami ng banal mong spirito, Panginoon, that as we study your word, Panginoon, it will penetrate to our hearts, to our minds, and it will be translated to our actions in our everyday lives, O God. Be with us tonight, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So meron po akong tatlong tanong sa inyo bago po tayo magtuloy-tuloy. Una po, Sa tuwing tayo po ba ay tumitingin sa salamin? Ayan. Paano mo nakikita yung sarili mo? Kapag tinitignan mo ang sarili mo sa salamin, ano yung nakikita mo sa sarili mo? Pangalawa naman, kapag tinitignan mo ang sarili mo sa salamin, sa tingin mo, paano ka nakikita ng ibang mga tao? Pangatlo, kapag tinitignan mo ang sarili mo sa salamin, sa tingin mo, paano ka nakikita ng Diyos? So bakit ko po natanong yon? Kasi sa pag-evaluate po natin ng ating mga buhay, kailangan po makita natin yung iba't ibang mga aspeto, yung iba't ibang mga anggulo, para magkaroon tayo ng credible measure
na hindi lang natin ini-evaluate yung sarili natin based on our own measure or understanding. Kundi naririnig din natin at nakikita natin yung sinasabi ng ibang mga tao sa atin. At pinaka-importante ay nakikita natin kung ano ba yung sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. And you know what? James is very particular with that. What does a Christian look like? Yan po ang pinaka-central point ng libro ni James. And sinagot niya po yan with a lot of instructions, collections of teachings and wisdom, especially on some important issues. Bakit po? Because si James po bilang leader ng Jerusalem Church that time, at influential person din siya nung panahon na yon sa lugar nila, he needed to address certain concerns and issues to the lives of the believers. Why? Ito po kasi yung pagkakataon, sinulat niya to dahil ito yung pagkakataon na kung saan nabubuo na sa mga Kristiyano yung tinatawag na revolt. Nagkakaroon na, nag-a-arise na po sa mga tao yung isang revolt dahil po sa feudal poverty. Or ibig sabihin po, nagngangalit na, meron ng nabubuong galit sa puso ng mga tao, sa isip nila, kasi nagkakaroon po ng panahon na yon ng oppression, matinding oppression. Yun po yung literal na yung mayaman ay lalong yumayaman at yung mahirap ay lalong humihirap. Bakit? Dahil po yung mga feudal lords or sinasabi nating landlords are trying to plunder even the wealth or even yung possessions ng mga mahihirap. So yung mga landlords, yung mga mayayaman, lalo pang nagpapayaman kasi kinakamkam nila, ino-oppress niya yung mahihirap, at yung mga mahihirap ay lalong humihirap dahil kung ano na lang yung meron sila ay kinukuha pa sa kanila. Yan po yung matinding kinakaharap nila nung panahon na yon. Kaya naman, di ba, kung babasahin pa natin yung previous verses ng James chapter 1, meron doong parte na dinideal ni Paul with yung anger, di ba? Dinideal niya how to manage anger, di ba, sa atin. And paano yung pananalita, di ba? Paano tayo haharap sa mga temptations, sa trials, and all. Lahat po yon. Yun po yung gustong i-address ni Paul dito. And James continually called for obedience to the law of God. He has a strong ethical emphasis that is consistent with the moral teachings Jesus gave to his disciples. So ang pinakapunto dito ni James is that, ano na, yan pa ba yung pagiging Kristiyano? Nabubuhay pa ba kayo bilang mga Kristiyano in the midst of that oppressing situation? At ipinapakita dito ni James na ang mga believers po dapat ay sumusunod hindi lang sa mga ceremonial laws, kundi even sa moral standard ng Panginoon na indikasyon yon ng isang pananampalataya, indikasyon ng isang totoong pananampalataya. Na ang Kristiyano para kay James ay hindi lang nag-uumpisa pag nagpunta ng church, nag-worship service siya, ginawa niya yung mga religious activity niya, and at the end of the day, after Sunday, iba na yung buhay niya. Iba na yung ginagawa niya, iba na yung iniisip niya. Because for James, yun po yung ibig sabihin ng pananampalataya. A life lived in step with the one who met the demands of the law. So, dito po, pinagtatagpo ni James yung ceremonial law at yung moral law. Na sinasabi po niya, hindi pwedeng magkahiwala yun eh. Dapat magkasama siya. If we have the right relationship with God, if we are doing the spiritual things or religious acts of worship, dapat nakikita din with our morality, with our values, with our action, yung isang parte na yon ng pananampalataya natin. Dapat magkasama silang dalawa. Dapat they go hand in hand in our lives. At alam niyo po ba kung si James ay isang magiging electoral candidate sa panahon po natin ngayon? Malamang sa malamang, ang advocacy po niya at ang kanyang campaign slogan would probably be faith in action. Or pananampalatayang may gawa. Kung si James po ay mangangampanya po sa atin ngayon, yan po yung isang isisigaw niya sa atin. Mga Kristiyano, magkaroon tayo ng pananampalatayang may gawa. Hindi po tulad ng mga kandidato, minsan di ba sinasabi nila, puro pangako, wala namang ginagawa. Si James po, ito yung
inaano niya, ito yung in-urge niya para sa ating lahat. Kailangan yung pananampalataya natin ay may gawa. I pray after tonight, ganyan din po yung maging mensahe natin sa buhay natin. Magkaroon tayo ng pananampalatayang may gawa. He urges us to put into practice the word of God that we receive. That was his appeal. To see every believer, no, kung magkakaroon man ng plataforma si James, gusto niyang makita ang bawat mananampalataya na ini-integrate yung pananampalataya sa araw-araw na pamumuhay. Wala pong dichotomy, ibig sabihin walang pagkakabukod-bukod na dito, Kristiyano ko, dito hindi. Dito, gagamit ako na ng pananampalataya, dito hindi. There is no space for double kind or double standard life. Because true faith must be practical. And faith and works are equally important. Yan po ang mahalagang mensahe ni James para sa ating lahat po ngayong gabi. Ngayon, sa binasa po nating passage, makikita po natin, meron siyang nilagay or makikita po natin yung picture ng mensahe niya sa atin. We can find two contrasting issues related to practical Christianity. So let us look at this table na ipapakita natin sa screen ngayon. Makikita nyo po merong isang table at nahati po siya sa apat na boxes, okay? Naapat na squares or rectangles, ganyan. So, vertically, may kita po natin merong negative connotation, yung dalawang boxes. Facing the screen, siguro ito po ay nasa inyong mga kaliwa. Okay? And facing the screen, yung nasa kanan naman, you will see a positive connotation of actions. And kung titignan po natin siya horizontally, ayan, makikita natin yung contrast ng mga nung bawat bagay na yun sa isa't isa. Yung magkatapat na ano sa taas saka yung nasa baba. So, ano po yung pinapatungkulan po dito ni James? James mentioned two crucial factors in our practical faith. First is how we respond to the word. May kita po natin yan sa binasa natin kanina, verses 22 to 25. So, second is how we demonstrate our faith to the world. Yan naman po ang nasa verses 26 to 27. And ayan, may kita po natin yung table na pinicture out natin. So, he categorized it. Diba? And he specified the differences. At pinakita niya rin kung ano yung significant impact ng negative at positive action na minention niya. So let's take a closer look at each. Sabi po doon sa verses 22 to 25, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. So on the succeeding verses, may kita natin merong dalawang klase ng responses ang tao sa salita ng Diyos. Yun po yung tinatawag na yung isa ay passive response, verses 22 to 24. Nasabi po niya doon, merong mga tao, ang response nila sa salita ng Diyos ay pinapakinggan nila, pero hindi nila ginagawa. Nakikinig sila, pero wala naman silang aksyon sa napakinggan nila. So sabi niya dito, with the passive response, these are the people who merely listen and does not do what it says. Ano pong description ni James sa kanila? Ano yung significant impact nun? Sabi niya doon, you deceive yourselves. Niloloko mo lang yung sarili mo. If you are this kind of person na nakikinig lang sa salita ng Diyos pero wala kang ginagawa sa napakinggan mo, sabi niya doon, niloloko mo lang yung sarili mo. Kasi para ka lang yung tao na tumingin ka sa salamin, pero pagkatapos mong tignan yung sarili mo sa salamin, umalis ka at nakalimutan mo na kung ano yung itsura mo. So later on, we will elaborate on that. Pangalawa naman po is the active response, verse 25. In contrast dun sa verse 23 and 24 na passive response, ang sinasabi po ditong active response is when a person looks intently, di ba nakalagay po dyan, no? Looks intently to the word of God, continues in the word of God, and does or do the word of God. Sabi doon, looks intently, continues in it, doing in it. At ano po yung epekto nun or yung end result nun? They will be blessed in what they do. So nakita niyo po yung difference niya nung action, nung passive response at active response. At meron ding difference yung effect nun, yung impact nun sa buhay ng tao. Yung isa,
parang wala lang, niloloko niya lang yung sarili niya kasi walang resulta yung ginagawa niya. At yung isa naman ay pagpapalain dahil ginagawa niya yung tama at dapat niyang gawin. So alam niyo po, if the Word of God, this shows us na paano po ba tayo nag-respond sa salita ng Panginoon sa tuwing ito po ay matatanggap natin. For James, wala pong ibang dapat gawin kundi obedience. If such action does not result in obedience, then we are deceiving ourselves, assuming that we have received the word, though we have not. So parang nag-assume lang pala tayo noon, no? Kapag ganun yung passive response tayo sa salita ng Panginoon, na okay na ako, na-receive ko na yung word ni Lord. Pero ang question, the other question is, anong ginawa mo? What is your response to the word of God? Meron ba siyang pinapagawa sa'yo na kailangan mong gawin? And the analogy of mirror, yung ginamit po dito ni James na analogy ng mirror, implies that the word reflects back to us what kind of people we are. At alam niyo po ba, meron talagang pagkakataon na yung salita ng Diyos, i-reveal niya yung totoong pagkatao natin. Kasi yun yung trabaho ng salita ng Panginoon. The use of that analogy or illustration na ginamit niya as mirror. Alam niyo po, sa panahon nila, ang mirror po ay ginagamit to reflect, for moral reflection. Kaya nga kanina natanong ko po kayo, di ba? Kapag tumitingin po tayo sa salamin, ano yung nakikita natin sa sarili natin? Kapag tumitingin tayo sa salamin, ano yung nakikita ng ibang tao sa atin? Pag tumitingin tayo sa salamin, ano yung nakikita ng Diyos sa atin? At siguro yung pinakahuli, yung pinaka-importanting masagot natin ngayong gabi pagdating sa ating mga sarili as we reflect on the Word of God. Ginagamit po yun ng mga teachers during their time to reflect on their selves, especially moral actions. And alam niyo po, historically din, during their time, ang ginagamit po nilang mirror, hindi po tulad ng mga mirror na meron tayo ngayon na made of glass. Yung mga sinaunang mirror po na ginagamit nila ay galing sa isang metal, either silver, bronze, or gold para sa mga mayayaman. At fina-flatten po nila yon. Fina-flatten nila, pinipipi nila, pinapolish nila para maging salamin nila. So ito yung pinakamalapit na nakita ko to represent yung ancient mirror na ginagamit nila. At alam niyo po ba, hindi po lahat may salamin dati. Hindi po lahat meron mirror sa bahay. Yung mga mayayaman lang usually yung merong mirror. So grabe, di ba? Kung mayaman ka, sa panahon nila, ang mirror ay pwedeng status symbol. Kasi yung mga mayayaman lang ang pwedeng magkaroon nito. Siguro because of the value of the metal, of the silver, of the bronze, and the gold na ginagamit dito. Pero sabi doon, kahit na ganun yung gamit nila, metallic mirror, pwede pa rin naman nilang makita yung sarili nila. Adequate enough to see yung reflection nila, but not so perfect. Hindi tulad po sa mga ginagamit natin ngayon na salamin, na talagang perfect yung image na ibabalik niya sa atin or makikita natin as we face the glass mirror. So, kailangan po nilang tignan yung bawat angulo ng kanilang itsura kapag ka po yun yung gamit nilang mirror, no? Metallic mirror. Kaya po sinasabi din dito ni James, look intently. Because of that, we are urged to look intently to the perfect mirror. So, merong dalawang klaseng mirror. The metallic mirror and the glass mirror. At kinumpare po ni James yung glass mirror na may perfect reflection sa salita ng Diyos. Sinasabi po niya dito na ang perfect mirror natin ay ang salita ng Diyos, the Word of God. And he tells us that as we reflect ourselves to the Word of God, titignan natin yung sarili natin sa harapan ng salita ng Diyos, ay tignan po natin to carefully and cautiously. Ibig sabihin talagang bubusisiin natin yung sarili natin. Teka, pag tinignan ko yung sarili ko, meron ba akong kailangang ayusin? Meron ba akong kailangang baguhin? Sarili ko, may pinapagawa ba ang Diyos sa atin? Opposed to the casual glance, opposed to the usual response ng tao na okay na ako, binasa ko na yung word ni Lord, yung devotion for today, nabasa ko na, okay na ako. Diba? Sabi ni James,
Hindi, look intently, tignan mong mabuti. And how can we look intently to the Word of God? Pwede po natin saliksikin yung salita ng Panginoon. Pwede po natin itong aralin. Pwede natin tignan yung iba't ibang translation na meron tayo or versions. Pwede natin aralin yung mga salita nun from the original language. Pwede natin tignan yung background. Bakit? Kasi lalo nating maiintindihan at lalo nating makikita yung reflection ng sarili natin as we understand the Word of God in a deeper way. So yun po yung sinasabi niya. Unless professing Christians do that, look intently to the Word of God, tignan mo mabuti yung sarili mo sa salita ng Panginoon, ay talagang masasabi natin na magkakaroon ng resulta yung salita ng Diyos sa buhay natin dahil meron tayong tamang response. And another thing po, when it comes to our response to the Word of God, kailangan po hindi lang natin tignan intently yung sarili natin sa salita ng Diyos. Kailangan, as we look intently at the Word of God and receive the Word from the Lord, instruction or correction, dapat din po ay mabilis tayong umaksyon sa mga bagay na yun. Why? Dahil po ito yung isa sa mga nagiging barrier sa obedience natin or sa buhay natin ng salita ng Panginoon. When we delay obedience, because James said, unless we act promptly, after we receive the word or we hear the word, alam niyo po ang mangyayari kung hindi tayo a-action agad, pwede natin siyang makalimutan or pwede natin siyang mapabayaan. We either forget or neglect the word of God. Na-experience niyo na po ba yun minsan? Yung meron pong instruction or impression sa inyo ang Panginoon and yet you delayed your obedience. Sige Lord, na-receive mo, di ba? Wholeheartedly. Kaya lang, hindi mo agad ginawa. Kaya lang, dinelay mo pa yung obedience dun sa instruction or correction ni Lord. What happened? Hanggang sa nakalimutan na natin, hanggang sa napabayaan na natin, na oo nga pala, no, may pinapagawa nga pala si Lord sa akin. Oo nga pala, no, may dinideal pala si Lord sa akin. And that is something na kaakibat po ng response natin sa salita ng Panginoon. Let's look intently, carefully at the Word of God, and then let's act promptly with obedience in response to the Word of God. So James is calling us to be doers of the Word of God. Hindi lang po hearers. Iba po kasi yung napakinggan lang or listener. Iba yun, di ba? Pag sinabi mong look intently, talagang tututukan mo siya, aaralin mo siya, and then after that, you will do it. At makakasigurado po tayo na kapag ka talagang pinag-aralan natin at sinikap natin tutukan yung salita ng Panginoon, ay tama din yung mag-isa sa buhay natin because we studied it, no? Credible yung pag-understanding natin, credible yung pinangahawakan natin as we look at the mirror intently, tama din yung mag-isa sa buhay natin. So, coming from those verses, doon po natin kukuhanin yung mga points natin. How can we reflect a practical Christian life? Unang-una po, based on verses 22 to 25, let us choose the right response. Between the passive and the active response, let's choose the active response because that is the right response. And how? First, by paying careful attention to the word. So whenever we listen to our worship service, whenever we listen to our devotion time, talagang, how do we pay attention? Do we really pay attention? O nagmumultitask po tayo? Do we really pay attention to our devotion? Like, anong ibig sabihin, Lord, dito? Anong background nito? Anong meaning ng author dito? As in, we go deeply, we study. Akala lang po natin, no, yung mga leader or mga pastor lang ang dapat na nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po. Tayo po, bawat believer tulad tayo ng mga Bereans, inaaral po natin dapat ang salita ng Diyos. Hindi lang po natin to dapat pinapakinggan. Huwag po tayong makontento sa napapakinggan lang natin. Let's have a first-hand encounter to the Word of God and makikita po natin yung amazing result nun sa buhay natin. And how to choose the right, what is the right response? Continue to abide in the word. Sabi po niya dito, who continues in it. Ibig sabihin po, nagpapatuloy. Pinanghahawakan ang salita ng Panginoon. Let us continue to abide in the word. In our situations, ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, yan yung panghawakan natin. Yan yung mga prinsipyo na isabuhay natin, ilagay natin sa isip at puso natin. Yan yung mga
sa mga decision makings natin, yan ang una nating hahanapin, the counsel of the Lord. Let's continue to live and abide in the Word of God and then live out the instructions of the Word. Yung tatlong bagay po na yun, that is the right response. We pay careful attention to the Word. We continue to hold on or abide in the Word. And then we live out the instruction from the Word. So, pag nakita na natin at may natutunan tayo, ay may in-impress sa atin ng Panginoon, see to it na talagang gagawin natin yun. Yes, Lord, our response is obedience. Our response is to apply it in our everyday lives. Now, let's take a look at the second part of the passage, verses 26 to 27. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the word. Kung kanina po nakita natin yung illustration ng dalawang responses to the word of God, dito naman po makikita natin how James illustrated the two demonstrations of faith in the world. How we live out our faith in the world. Dito sa mundo, sa buhay natin. So meron siyang binanggit dito. And we kinuha po natin yung category na yon, na merong empty religiosity at merong true religiosity. Alam niyo po, di ba, alam naman natin na yung term na religious or religiosity, medyo may negative connotation yan eh sa understanding natin. But then James also used that word to imply to us na ano ba, relihiyoso lang ba tayo? Diba? Relihiyoso lang ba tayo o talagang tayo ay mga mananampalataya? At dito po, pinatungkulan niya yung religiosity. Diba? Sabi niya dito, merong empty kind of religiosity. Ito yung sabi niya, yung verse niya sa 26, maiko-compare natin siya sa word na pagiging tactless. Tactlessness, ibig sabihin, wala kang control. Diba yung sinabi niya? Yet do not keep a tight rein on their tongues. Hindi mo napipigilan yung dila mo, hindi mo napipigilan yung mga sinasabi mo, which also represents, alam niyo po ba, sa ibang version nito, they use the word bridle. Bridle, or something that is used for the animals to control them. And empty religiosity shows a kind of life na hindi po maingat sa pamumuhay. Kasi po yung bridle, that is used po to control or check. Kapag po tinignan natin yung definition nun, ng bridle as an instrument, meron siyang mga synonymous terms na nagsasabing to control and to check. So ibig sabihin po, ang sinasabi dito ni James is kapag tayo po hindi tayo nabubuhay, alam mo yun, yung buhay natin na hindi natin nakokontrol, yung buhay natin na hindi natin nasusuri, na-check, hindi natin na-evaluate, that is what? Sabi niya, that is a worthless religion. Kung akala mo, relihiyoso ka na kasi ginagawa mo yung mga ginagawa sa church, ginagawa mo yung mga religious practices or mga practices natin in our church, pero paglabas mo naman, hindi mo na nasusuri yung buhay mo kung ayon pa sa salita ng Panginoon. Hindi mo nakokontrol yung sarili mo pagdating sa mga sitwasyon. And James is telling us, that is kind, that religion is worthless. That is useless, in other terms. That is an empty religion. So, makikita po natin, no, yung isa pang bahagi nito ay sinasabi naman niya, there is but a true religiosity. It is when a person is able to live his inward spirituality and live out his faith to the world. So, dinefine niya po to. Sabi niya sa verse 27, di ba? Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. So, dalawang bagay yung dinefine ni James as true religiosity. It is when we look after the needy. It is when we look after the people who needs our help. It is when we show compassion to the people around us, how we treat other people. And the other side of this is how we keep our spirituality or our purity. Sabi doon, and to keep oneself from being polluted by the world. Napansin ko nga po itong dalawang bagay na to, no?
para siyang ano eh, ito yung kamay natin, dalawang kamay natin, na ito yung sinasabi ni Lord, this is the true religiosity. We help the people around us. We treat them the way God wants us to treat them. And then on the other hand, we don't let ourselves be polluted or corrupted by the ways of the world. So, dalawang bagay na talagang babantayan at iingatan natin sa buhay natin kasi posible siyang mag-clash, 'di ba? Pwede tayong makihalubilo, gumawa ng tama sa ibang mga tao, pero di natin napapansin na kokorrupt na yung Christian values natin, na kokorrupt na yung counsel ni Lord na tinanggap natin as Christians. So, dalawang bagay, sabi ni James, this can be categorized with these words. May kita po natin yan dyan sa table na ipinakita natin kanina. This is when we, as Christians, practice charity and purity. That is an acceptable religion. Yun daw po yung religion na katanggap-tanggap para sa Panginoon. So tingnan po natin, balikan natin yung sarili natin. Ito bang dalawang to ay nagagawa natin sa Christian faith natin ngayon? Because alam niyo po, si James very strong siya dun sa stand niya na hindi lang po natatapos sa ceremonial public worship ang buhay natin. More so after that, after our lives, no? After our lives during Sunday, our Monday to Saturday so still belongs to the Lord. And dun po natin, yun na pumapasok yung pagiging missionary natin to the world, na kung saan ipinapamuhay na natin kung ano yung natutunan natin. So he was referring to internal godliness being translated to external acts of goodness, of good works. So sinasabi po niya sa atin, our compassionate love towards other people and our right relationship with God is the kind of religion that is true. So kung sa tingin po natin ay okay na tayo, no? Sa pagiging Kristiyano natin, okay na tayo bilang mananampalataya. Pag-isipan po natin ulit, based dito po sa tinuturo sa atin ng Book of James, nagagawa ba natin to, yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? Natitreat ba natin yung ibang tao ng maayos? Nakakapag-stand ba tayo in certain issues with wisdom that comes from the Word, from God? And do we maintain a pure life before the Lord, our holiness? Yun po yung sinasabing purity and charity. And according to Spurgeon, sabi po dito, charity and purity are the two great garments of Christianity. Yan daw po ang great garments ng Christianity. Charity and purity. Our walk with God is useless if it does not translate into the way we live and the way we treat others. Our inward spirituality should merge and be expressed in outward acts. Babalikan po natin, pananampalatayang may gawa. So in God's sight, that is the pure and unsoiled religion, sabi po ni Moffat, when it expresses itself in acts of charity and chastity or purity. And that was the two features of Christianity. Sabi po ni Moffat, yun yung dalawang katangian ng mga early Christians. Kaya naman talaga nagkaroon sila ng matinding impact sa mundo. At hindi natin ma-discount yun, di ba? Kasi knowing their situations that time, in the midst of persecutions, in the midst of oppressions, in the midst of mockery because of their belief, because of their obedience to the Lord Jesus Christ. Pero sabi, ito yung nakita sa kanila. At ito yung nag-impress sa buong mundo. These are the two features of early Christian ethics which impress the contemporary world. Yung buhay po ba natin, kung tayo ay titignan ng mga taong hindi Kristiyano, may impress po kaya sila? May impress po ba sila sa buhay natin? Caring for those in need is a consistent biblical ethic. Yan po yung tinatawag natin social ministry. And social ministry, pwede ngayon lang natin to narinig, no? Kasi kadalasan lang naririnig natin,
church ministry. I will serve in the church in various ways with my talents, di ba? Tama naman po yun. Wala pong masama doon at hindi po natin naalisin. Pero meron din pong tinatawag na social ministry. Or this is the evidence of the power of the gospel at work in human lives. Ito yung pinakita ni Jesus Christ during His earthly ministry. Hindi lang po siya nagturo, kundi nag-minister siya sa mga tao. Nagpagaling siya, di ba? Nag-provide siya ng mga pagkain nila. Hindi lang po umikot sa preaching yung ministeryo ni Jesus Christ, kundi talagang yung pag-abot niya sa mga tao, sa mga pangangailangan nila, ang naging sentro ng gospel ni Jesus Christ. And so through these social ministries, we are able to address the concerns of human relationships in practical and tangible ways. In that way po, kapag ka nagkaroon tayo ng awareness and dedication, commitment for social ministry, kumbaga nabibridge natin yung pananampalataya natin sa Panginoon at yung pag-abot natin sa mga tao. Bakit? Kasi naipapakita natin in a practical and tangible way yung pananampalataya natin, yung nire-receive natin na salita ng Panginoon. At yun po yung imbitasyon sa atin ni Jesus Christ as His followers to demonstrate the love and mercy of God, especially to the people who might not have experienced a compassionate and hospitable world. Alam naman po natin yan eh, di ba? Napakahirap minsan ng mundo, ng buhay natin, sa paligid natin. It is rarely we get to know a news na isang tao gumawa siya ng kabutihan, isang tao ay nagpakita ng kanyang tulong. And alam natin, although this pandemic showed us what being a true Filipino is, di ba? Yung pagkakaisa natin, pagbabayanihan natin, pagtutulungan natin. Pero kailangan pa natin ng mas maraming ganun. Kailangan lalo sa ating mga Kristiyano, mas marami pang mabubuting tao at mabubuting mga bagay ang magawa natin para maranasan ng ibang tao yung isang compassionate at hospitable world. And that is the promise of a Christian faith. Na sana ang picture natin, ang nakikita sa atin, ang nagagawa natin, is that we offer or even we show them, we present the eternal life that they need. At the same time, we are able to be agents of change with how people live at the present. Ang galing, no? Even the eternal life and the present life, pwede nating ma-bridge because of this practical Christianity. And this ministry, social ministry, affords an opportunity to embrace the whole gospel. Ito yung nag-open sa heart ng tao eh. Diba? Sabi nga po, ministry is meeting a need. Therefore, ano yung pinakita sa'yo ng Panginoon na kailangan tugunan? Ano yung pangangailangan ng isang tao na kailangan tugunan? Doon po nag-uumpisang bumukas yung pananampalataya ng tao sa tao at sa Diyos. Doon po nag-uumpisa na embrace niya yung gospel na pinipreach natin. And the mission of Jesus Christ being evident in our lives. Ang ganda nga po nitong sinabi ni Bruce Shelley, and I really, really love this quotation na sinabi niya. Mission without worship can produce empty service. Just as worship without mission can lead to careless religion. Grabe, no? Kinumpara niya yung mission at yung worship. Mission without worship is an empty service, but worship without mission is a careless religion. So ano yung nagiging impact sa buhay natin at sa ibang tao kapag po tayo ay nagpa-practice ng empty religiosity or imbalance eh. Kulang talaga eh. Kumbaga kung ikukumpara natin sa katawan natin para tayo naglalakad, hindi naman tayo pwedeng puro lang tayo worship, di ba? Parang wala, isa lang yung paa natin, puro lang tayo worship, puro lang tayo ceremonial activities. Kulang, pilay, yung pananampalataya natin. Hindi naman din pwede na tayo ay puro mission. No, puro tayong ministry pero wala tayong worship, personal relationship with the Lord. Hindi pwede. Kailangan po in this journey, in this life, they go together. Worship and mission go together. Doon po nagkakaroon ng practical Christianity when we are able to live our worship and our mission together. So, tingnan po natin, there is this poem that really struck my heart. Na discover nila in one of the chaplaincy hospital in Africa.
Isinulat po ito ng isang tao at iniwan niya dun sa pintuan ng chaplaincy. At ang title po nito is Your Holiness and My Loneliness. Let me read. Sabi po niya, I was hungry and you held meetings to discuss my existential needs. I was imprisoned and you crept off quietly to pray for my release. I was persecuted and you explained how Christ was also persecuted. I was sick and you knelt down and thanked God for your help. I was homeless and you preached on the spiritual shelter of God's love. I was lonely and you left me alone and you said you would intercede for me. You seem so holy, yet I am still very lonely. Grabe po, di ba? And I am, napaka-heartbreaking po ng feedback na to kung ito yung maririnig natin sa ibang mga tao na nakakasalamuhan natin. Na para bang, di ba, usual naririnig natin na napaka-holy mo naman, napaka-banal mo naman. Pero dahil hindi natin to natatranslate in our actions, in good works, sabi nga dito, baka makarinig tayo ng ganitong feedback, napaka-banal mo naman, pero ako napaka-lungkot ko pa din. Kasi hindi tayo nagkakaroon ng impact sa buhay ng ibang tao. So that's where we will get the second point. How can we reflect a practical Christian life? Sabi po doon, demonstrate the right faith. So compared to empty religiosity, let's choose the true religiosity or the right faith. Let's demonstrate the right faith, sabi po sa verse 27. Unang-una, paano po natin gagawin yun? Let's express compassionate love to the world. Let's express compassionate love to the people. Let us be Jesus's hands as we reach out to them, as we meet their needs. Magpagamit po tayo sa Panginoon bilang instrumento niya. And second po is to avoid contamination by the world. So that is how we can demonstrate the right faith. A balance of ministering to the world, reaching out to them, and then the other part is keeping our holiness and purity or right relationship with the Lord. So alam niyo po kung mapapansin niyo, no, very notable when James also mentioned that the phrase, no, dalawang beses sabi niya dun sa unang part is, so deceive yourselves. And then sa pangalawang part na naman, sinabi niya, deceive themselves. Dalawang beses niyang sinabi na niloloko niyo lang yung sarili niyo. Kapag itong unang part, yung sinasabi natin kanina, your response to the Word of God, niloloko nyo lang yung sarili nyo. And also sinabi niya, if you have just empty religiosity, niloloko nyo lang din yung sarili nyo. And what is the implication of that sa atin? On those negative categories, yung passive response and empty religiosity, ginagamit po yung word na deceive, or that originally means to reason beside or alongside, or to reason falsely. Or alam niyo po, yung word na deceive, according to its original etymology, ginagamit po siya sa mathematics to represent a miscalculation. So pag sinabi pong deceive, deception, ganyan, it means miscalculation. So ibig sabihin po, professing Christians who are content with only hearing the word and does not live it out, they have made a serious spiritual miscalculation. Anong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin po pala, pwedeng alam mong Kristiyano ka, Kristiyano tayo, akala mo okay na tayo, no? Okay na yung buhay natin, okay na tayo sa mga ginagawa natin. Pero we are actually, pwedeng may pagkakataon, we are actually deceived. We have actually miscalculated it, our life being Christian. Ano yung miscalculation? Ay, Lord, nag-fall short pala kami. Akala ko okay na itong ginagawa ko, hindi pa pala. Akala ko okay na ako sa paningin ng Diyos, hindi pa pala. Akala ko very, very spiritual na ako, pero hindi pa pala. We could do this kind of miscalculation sa buhay natin. Kaya nga, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, lagi nating titignan yung sarili natin sa salamin, sa perfect mirror, the Word of God. Lagi nating aaralin yan, iintindihin yan. Kasi baka sa atin, sa sarili nating measure, hindi pa pala. Kulang pa pala or may mali pa pala. Meron pa palang kailangang gawin. Meron pa palang kailangang baguhin. Meron pa palang kailangang gawin sa mga buhay natin. So again, let's reflect and evaluate ourselves according to this message of the Lord for us tonight. I have again questions for every one of us. Number one, how serious are we
regarding our spiritual or inward spirituality. How serious are we? Seryoso ba talaga tayo? O kung seryoso tayo, gaano tayo kaseryoso sa relationship natin sa Panginoon? Gaano tayo kaseryoso sa pagsasaliksik natin sa word ni Lord? And then, how do we integrate our faith into our everyday lives? Paano natin ipinapamuhay yung natututunan natin, yung pananampalataya natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, sa mga simpleng sitwasyon ng buhay natin, sa mga taong nakakasalamuhan natin? And how do we reflect the kind of Christian that God wants us to be? Kaya ang ganda po ng title natin, no? The Reflection of You. Ano yung reflection natin? Ano yung reflection natin sa harapan ng Panginoon? Ano yung reflection natin sa harapan ng mga taong nasa paligid natin? And good news for us, dahil nga po ito ay ang pananampalatayang may gawa na pinag-aaralan natin ngayon. We have an assignment from the Lord. Of course, sinasabi nga dapat hearer tayo. We listen, we pay attention to the Word of God, and we do it. We apply it. So ano yung gagawin po natin? Yan yung assignment natin ngayong gabi. Meron tayong assignment. Ang gagawin po natin ay una, identify the issues that God is dealing with you personally. Ano yung mga bagay na dinideal sa atin ng Panginoon? Gusto niyang ayusin natin sa buhay natin. Gusto niyang baguhin sa buhay natin. Isipin natin. I-identify natin. Lord, ano yung attitude or character sa akin o ginagawa ko in my lifestyle na dinideal mo sa akin personally? Identify po natin. Ano pa? I-enlist the specific instruction that God wants you to do as a demonstration of your faith in Him. Ano naman yung pinapagawa ng Panginoon para sa'yo? Pwedeng in relation to that thing that God is dealing you with, or a specific instruction that God wants you to do towards other people or in your life para may pakita mo as demonstration of your faith. I suggest po isulat natin to sa mga devotion notebook natin or sermon notebook natin, and let's have that plan of action. Gumawa po tayo ng plan of action. Ito yung dinideal sa akin ng Panginoon. Sa character ko, ito yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Ngayon, gawa tayo ng plan of action. Anong balak mong gawin dito sa mga bagay na to? Kailan mo siya balak umpisahan o gawin sa buhay mo? And then, saan? Kailan mo ito gagawin, di ba? At paano mo ito gagawin bilang pagsunod sa Panginoon? So grabe po, yan po yung mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. When it comes to practical Christianity, we need to really enlarge our understanding na there's more to just, you know, our religious activities inside the church. And hindi rin din naman natin pwedeng good works lang dapat, di ba? Good works lang, puro charity works lang, so wala tayong relationship kay Lord. Dalawang bagay po yun. Our faith, our works are equally important. Yan po yung bumubuo sa pagiging Kristiyano natin. Yan po yung bumubuo sa pagiging practical Christian life or pagkakaroon na isang practical na Kristiyanong pamumuhay sa atin. So marami po ba tayong natuturan, and I hope na we are ready to obey the word of the Lord for us tonight. And I pray po na talagang bigyan natin ng action itong mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon. So let me pray for you. Let us close in prayer. Lord God, maraming salamat po sa salita mo sa amin ngayong gabi. Thank you so much, Lord, for a very specific message you have given us. For us to obey. For us, Lord God, to choose the right response when it comes to your word, Panginoon. Hindi lang namin to basta-basta lang na tinatanggap, pinapakinggan, pagkatapos ay wala na. Kundi Lord, bigyan mo kami ng desire, ng burning desire to pay attention to your word, to go deeper in your word, Panginoon, na talagang aaralin namin to, iintindihin namin to, pakikinggan namin to mabuti sa mga pagkakataon na pinipreach yung gospel sa amin at nai-encounter namin yung word mo through our devotion. We pray, Lord God, that we are able to continue with it, Lord God, no matter what will happen. No matter what kind of temptation or testing we will go through, Father God, we pray na yung salita mo ang patuloy naming panghahawakan sa buhay namin. And even so, Lord God, allow us, O God, and enable us to live out our faith as a testimony of our spirituality, Panginoon, as a testimony of what you are doing in our lives. Makita ito, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay. Just like, Lord God, choosing the right practice of faith na sinabi mo po sa amin, O God, it is a how we live our life in this world.
and even how we keep ourselves pure from this world, Panginoon. Iingatan namin, Lord God, yung personal na relasyon namin sa iyo at ganun din, Panginoon, pag susumikapan namin yung pagtulong at pag-abot sa mga taong nasa paligid namin. Help us, Lord God, give us the wisdom. Open our eyes, open our minds, Panginoon, kung paano namin magagawa itong mga bagay na to. Specifically, Lord, yung mga bagay na dinidil mo pa sa buhay namin, O God. Ikaw, Panginoon, your Holy Spirit, convict us and really touch our hearts to obey whatever correction you want us to do in our lives and whatever improvements that we need to do, O God. And ganun din po, Panginoon, whatever instruction that you have with us sa mga nakaraang araw, Panginoon, sa mga nakaraang preaching ng salita mo na natanggap namin, O God, whatever specific instruction na ibinigay mo sa amin, we pray, bigyan mo kami ng kalakasan para masunod ito at magawa ito sa buhay namin. Lord, we don't want to be that kind of person na dinescribe dito ni James, O God. Isang tao na merong niloloko niya lang yung sarili na isang tao that have miscalculated spiritual life. We pray, Panginoon, we want to reach your standard of Christianity. We want to reach your standard, Panginoon, of living our faith. We don't want to fall short of it, Panginoon. Ang gusto namin, mag-glorify ka at ma-please ka namin sa lahat ng ginagawa namin. Let us be that Christian that reflects you in this world, Panginoon. Let us be those Christians that reflects the right faith and acts, the right works, Panginoon, good deeds towards the people or the world around us, Panginoon, the world around us, O God. Salamat po, Panginoon, and continue, Lord God, to sustain us and to keep us, O God, protected all throughout this week. Dalangin po namin patuloy nga yung pagpapala mo at pagsama mo sa lahat ng aming ginagawa sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So maraming salamat po sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon ngayong gabi. I pray that the Lord will continue to sustain us all throughout the week, sa ating mga trabaho, sa ating pag-aaral, at sa ating mga ministries. And magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado para sa ating prayer words. Pagpalain po tayo ni Lord. God bless us all.